Okay! Ano na ulit sinasabi ko? Okay, welcome to Dad's Corner. Okay, welcome to Dad's Corner. Ngayon, part 3 na po ng Grab Business. So, doon sa part 2, ang sinare po namin sa inyo yung bago mag-attend ng hearing. So, ngayon, nakatend na tayo ng hearing, natapos na yung hearing, at syempre, iniintay natin yung decision ng hearing. So, lumabas na po siya. Ito yung decision. Ganito yung itsura ng decision. At meron siyang kasamang electronic confirmation of franchise. Ayan. Pero bago mo makuha yan, magbabayad ka ng 240 pesos. So may panibagong gastos. Actually, investment naman siya kasi business naman yan. Okay? So after mo makuha yan, yung decision and electronic confirmation, pupunta ka ngayon sa LTO. Dun sa tabi lang din yung LTFRB. Bakit ka pupunta doon? Para sa inspection ng sasakyan mo. Kasi una, private siya. Ngayon, gagawin ng public. Public utility vehicle. So, for inspection, magbabayad ka ng 90 pesos ba? 95. Para dun sa inspection. And then, dun sa, syempre, mag-stencil, bibigyan mo yun siguro 50 or 100 or kung galante ka, nasa sa'yo na yun kung magkano yung bibigay mo sa kanya. Tapos, after ng inspection, bibigay sa iyo yung form. Pupunta ka ngayon kung saan nakarehistro yung sasakyan mo. So ako, pumunta ako sa Novaliches kasi doon nakaregister yung sasakyan namin. Kasi may babayaran ka doon na... magkano ba binayaran ko doon? Teka lang. Magkano binayaran ko doon? 200... Ay, hindi. Oh, 200 plus eh. 210 yata yun. Para bigyan ka ng confirmation na, or certification na talaga naka-registered dun sa branch na yun yung sasakyan mo. After mo makuha yun, yung confirmation, ibabalik mo ngayon dun sa LTO sa East Avenue. Dun sa pilot. Dun sa inspection. After ng inspection. So, bibigay mo yun dun. Sasubmit mo, meron ka ulit babayaran na... Magkano ngayon babayaran? So, ipaparehistro mo na ngayon kasi nakuha mo na yung certification mo dun sa... kung saan naka-registered yung sasakyan mo. Pupunta ka ngayon ulit. Pagbalik mo, papalitan na ngayon yung... ORCR. Papalitan na siya. Gagawin na siyang, may nakalagay na dyan na public utility vehicle, hindi na siya private. So, babayaran mo siya ng 710 pesos. Okay? Nga pala, bago ko makalimutan, nakalimutan ko na nga, hahanapan ka ng TPL insurance. Para, kasi di ba meron, una, meron ka naman TPL doon sa private vehicle mo. Meron ka ding passenger insurance. Ngayon, nahanapan ka naman ng insurance para dun sa public utility vehicle. So, kapag sedan, nasa 1,195 yung babayaran mo. So, pag nakuha mo ng insurance mo, punta ka na ng LTO, tsaka nila ipaprocess yun bago ka pala nila bigyan ito. So, meron na siyang sticker, iba na rin yung ORCR mo. Tapos, dun sa mga nagtatanong, gagawin nga bang yellow plate ang sasakyan nyo? Eh, Grab naman yun, di ba? Private naman. Opo, gagawin siyang yellow plate. Ayan, may nakalagay dyan. Certification, tapos nakalagay dyan na since wala pa yung yellow plate, inaalaw ka muna na gamitin yung existing plate mo. Ayan. So, talagang gagawin po siyang yellow. Nga pala, dun sa inspection, tip lang, una, lahat ng makukuha mong documents, ipa-photocopy mo na siguro at least 3 copies each. Tapos, di-inspect yung kotse mo, no? Una, kailangan kumpleto yung early warning device mo nandun. Pangalawa, titingnan yung mga ilaw mo kung lahat gumagana. Tapos, kailangan walang tint. Opo, tatanggalin talaga yung tint. Kaya, nung may mga sasakyan na pumunta dun, since may tint sila, may mga yung nag-stencil, sila din nagtatanggal ng tint. Ang narinig kong binayad sa kanila, nasa 200 pesos
para tanggalin yung tint. Kasi hindi ka inspect kapag mayroon pang tint. Bakit daw kailangan walang tint? Una daw kasi, sabi nung sa LTO, para safe. Safe yung driver at yung pasahero kasi hindi mo alam, baka may nangyayari na doon sa loob. So, kailangan clear since public utility vehicle na siya. Ayan. So, after mo makuha to, kailan mo makukuha ngayon yung yellow plate? Sabi, balikan daw after, ano ba yung sinabi niya? 30 days eh. Parang mga ganun. Or basta i-follow up mo na lang. Ayan. So, after mo sa LTO, babalik ka ngayon sa LTFRB. Babalik ka ulit doon. Para saan yung sa LTFRB? Para makuha mo naman yung sticker. Sticker sa LTFRB. Tsaka yung CPC sticker. Kasi lalagyan mo na ng sticker yun. TNBS. Ganun yung... Ayan. Bibigyan ka nito. So, isasubmit mo ngayon photocopy ng... Ano ulit? Photocopy ng decision ng bagong ORCR. Tapos ito. Yung hingi ka sa kanila ng request form. So, bibigyan mo sa kanila. Tapos, ito yung receiving copy mo. Babalikan mo siya. Sabi, since nag-apply ka, no? After 1 month, babalikan mo yung CPC sticker. Okay? So, dun sa mga balak pa lang or na, ano, nagtatanong kung ano yung mga kung talagang gagawin bang yellow plate. Opo, gagawin pong yellow plate yung inyong plaka. Ayan. So, yan yung mga makukuha nyo after ng hearing. Okay? So, sana nakatulong kami sa inyo. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-subscribe, mag-like and share, tapos pwede kayong maglagay sa comment kung ano yung mga karagdagang tanong niyo po. So, maraming salamat. Sana nakatulong kami sa inyo. God bless!